Mamili ka lang. Sa, sino nagsabi? Si Sarah? Oo. Mababaon ka dito, uuwi ka ng Maynila. Sabi, sinapok niya ako. Pero hindi ako nagdamdam. Oo. Oh. Kasalanan ko yun. Ginawa ni Sarah Duterte, grabe pala no. Pare. Galing pala no. Matapang niya, matapang. Pero yung kanyang pagdisiplina, ikaw ba ay nagalit sa kanya o hindi? Hindi. Sapagkat? Nung maisip ko, kung nga naman hindi ko lugar yun. At saka, ano niya yun eh. Kumbaga, ano po ba yung inyo pong masasabi sa mga kasalukuyang kaganapan sa ngayon? Katulad nung pagmahalan ng mga presyo ng bilihin, ano po yung inyong opinion about that? Kayo ba ay natutuwa or ano? Ang totoo niyan, matuwa ka sa hindi, wala naman silang pakialam sa'yo. Oo. Oh. Diba? Kasalanan mo yan, binoto mo eh. Oo. Ang pinaka-importante niyan, maisip mo man lang minsan na bumoto ka at nangakong ganito ang gagawin, tandaan mo hindi niya tinupad. So, next time siguro. Mag-iingaral na lang, sir. Oo. Oh, pwede ka nang, pwede na natin sabihin, magtanda ka na. Sir, kayo, ito, kayo po ba ay naging satisfied sa naging pamumuno ni former President Rodrigo Duterte? Satisfied? Kung kayo po ba ay, kumbaga, naging okay sa inyo ang kanyang pamumuno nung siya po'y naging Pangulo pa ng Pilipinas? Okay naman. Una sa lahat, binoto ko yun. Pangalawa, yung sinasabi niyang gagawin niya, nagawa naman. Diba? Nagkataon nga lang na dahil sa gumagawa siya ng mabuti, oh, marami sumasalungat ng mga gunggong. Kaya yun, sa halip na mapapaganda tayo, napapasama tayo sa iba. Hmm. Diba? Pero kahit papano, may isang salita lang, kontento ako sa ginawa ni Presidente Duterte. Okay na okay. Ito sa kanila. Yes. Ngayon sir, ano, ito po, and kung sakasakali et si Vice President Sara Duterte ay tumakbo bilang pangulo this coming election 2028, kayo po ba ay bubuto sa kanya o hindi? Kung sa akin lang, sa sarili ko lang, kahit pa ba sabihin na natin hindi maganda ang pagtatagpo namin sa palengke ng Davao. Bakit? Ano ho ba yung nangyari sa palengke ng Davao about kay Vice President Sara Duterte at saka sa'yo? Nagkataon kasi minsan, yes, napapasyal ako ng Davao. Mm. Yung sinasabi nilang ganito, Bayuk. Yes. Diba? Oo. Sa gabi, maraming tao dyan. Mm. Sa lugar na yan. Yeah. Ngayon, nung nandudun ako nung panahong yon, siguro nag-aano sila. Tinitingnan nila yung area. May kasama kasi sa mga pulis. Hindi ko alam kung punsyal siya noon, o vice mayor, o mayor, hindi ko rin alam. Pero kasalanan ko talaga kasi nanggulo ko doon. Nanggulo ka doon sa lugar na yon? Oo, nanggulo ko doon. Tapos, anong nangyari after noon? Ngayon, sinabihan siya nung isa sa mga nagmamayari ng store doon. Ma'am, may parang hindi taga rito siya, nanggulo. Ikaw yun? Oo, ako yun. Yes. Hindi ako yun. Tinanong niya ako, taga saan ka, kuya? Sabi ko, taga Maynila ako. Ngayon, bakit mo ginawa dito yan? Hindi ko makulit eh. So, kung ganun pala, kung kulitin ka, mananakit ka. Sabi ni Vice President. Oh, okay. Bawal po dito yun. Mamili ka lang. Sino nagsabi? Si Sarah? Oo. Mababaon ka dito, uuwi ka ng Maynila. Sabi, sinapok niya ako. Pero hindi ako nagdamdam. Oo! Oh. Kasalanan ko yun. Ginawa ni Sarah Duterte, grabe pala no. Pare. Galing pala no. Matapang niya, matapang. Pero yung kanyang pagdisiplina, ikaw ba ay nagalit sa kanya o hindi? Hindi. Sapagkat? Nung maisip ko, kung nga naman hindi ko lugar yun. At saka, ano niya yun eh. Kung pagkat yun, ang gusto niyang mangyari, sana kung namasyal ka dito sa lugar ko, maging maingat ka sa mga pananalita mo, buti kaya maging maayos ka, katulad ng pamamalakad namin dito. Parang gano'n ang dating yan. Di na akong mimik. Katalanan to eh. Eto ba sir, ano? Ngayon, makailan lamang nag-declare ng war on drugs si Bastet Duterte, which is ito yung anak ni Pangulong Duterte.
Noong si Pangulong Duterte ang namumuno sa bansa natin noong taong yung simula 2016 hanggang 2022, nag-declare din siya ng war on drugs. Kanina, sinabi mo, kanina sa ating pag-uusap na ikaw ay pabor. E kayo ho ba sa ngayon sa pag-declare ni Basti Duterte ng war on drugs? Pabor ho ba kayo? 50-50. Okay, bakit to? Una higit sa lahat, pabor ako del Pilipino ko. Sa? Nasa Pilipinas tayo. Sa war on drugs? Oo, pabor ako sa war on drugs. Mm. Ni Basti, kung sakasakali lang ha. Yes. Kaya ako naman sinabing 50-50, maraming nakikialam pagdating sa bagay na yan. Lalo na sa karapatang pantao. Mm. Talaga natin may pagkaila na sa panahon natin ngayon, sa pamuno ni President Bongbong Marcos, ay marami talaga ang nadidismaya. Alam nyo, nung first time ko din talaga na nakausap si Sir, okay, talagang nagulat din ako nang ganun po ang kanyang mga sagot. Gaya po mga kaibigan, nang nilabas ng survey about dyan sa chacha na yan, ako naniniwala talaga ako. Doon sa pinalabas ng false ASA survey na kung saan umabot ng 88%. Why? It because kami po bilang vlogger, isa din po kami sa mga nagkakalya survey at tinatanong din po namin kung inyo pong mapapanood sa aming mga vlog ang isul about dyan sa chacha. At marami po talaga sa mga Pilipino ang hindi pumapabor. Alam nyo, ito sa akin na no, simple lang naman eh. Okay? Wala naman talagang problema, maganda naman talaga sana kung baguhin ho yung 1987 constitution po natin. Kaso nga lang, ang problema kasi, kaya po umaagins po ang tao, depende talaga yan sa namumuno. Okay? So mapapansin po natin na talagang lagapak, bagsak talaga sa ngayon, ang trust ratings ni Tambalolo and also ni President Bongbong Marcos. Alam nyo, that's a very very unexpected na sa kabila po ng mga pambabatikos ng mga pulahaw, lalo na ng mga pulahaw vlogger kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, na si Vice President, makita naman natin, work lang. Ganun po ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. Work. Okay? Kaya nga po mga kaibigan, kung sakasakali ho na gusto ng taong bayan sana ang pamamalakad ng administrasyong ito, baka ho talaga 88% to 90% ng kababayan po natin is pabor dito po sa pagbabago po ng constitution po natin. Kaso nga lang, kahit ano pong pagtatanggol, katulad po niya, nung nilabas po nila yung sabi nga po ng ilang mga congressmen, black propaganda at hindi, kumbaga ganon, dami silang kaikikan, kumbaga pag hindi pumabor sa kanila, alam nyo, totoo lang, hindi naman talaga, marami ng survey na hindi talaga pumapabor ho sa kanila. Kasi ngayon taong bayan, ayaw po sa pamumuno ho nila. Ganon lang po kabisik, mga kaibigan. At hindi po natin may pagkaila na kaya po marami pong again sa pamumuno ho ni Bongbong Marcos ngayon dahil unang-una niya kasi pinangako yung pagbaba ng yung tinatawag natin na 20 pesos ng bigas. Although tayo, ako marami sa Pilipino umasa doon, pero ako personally hindi po talaga ako umasa na magkaroon po ng 20 pesos na bigas. But until now, sa loob po ng almost 2 years sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, until now, yung pa rin po ang sinisingil ng taong bayan sa kanya. Na ang nangyari kasi na imbisa na kung kahit bumaba lang naman ng konti nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang nangyari pagkaupo ni President Bongbong is mas lalong tumaas. Yun yung nagdala sa tao kung bakit nawawalan po sila ng tiwala sa panahon ho natin ngayon sa pamumuno ni President Bongbong. Pangalawa, ang dami pong mga nangyayaring talagang mahinahirapan. Ako, to be honest guys ha, totoo lang ha, hindi man sa pagmamalaki mga kaibigan, sa totoo lang, kami talaga sa totoo lang, kung kami po, kahit papaano, ako kumikita naman kahit papaano ng lagpas sa minimum siguro, pero ang hirap po i-budget. Isipin mo sa isang kainan dati, pagkakumain ka po sa karinderya dati, ang iyo pong 100 pesos, sobra-sobra na yan. Kasi, dati kasi, 30 pesos, 40 pesos panahon ni Digong yan. Ganun ang presyuhan ng mga karinderya noon. Totoo yan mga kaibigan. Ganun po yung mga presyuhan that time. But at this time, nako, kumain ho kayo. Grabe, andyan na po sa 100 talaga ang inyong kinakailangan para po kayo mabusog sa mga karinderya. Isa pa yung katulad nyong yung pares. Alam nyo, panahon ni Digong, yung pares, alam nyo, paborito ng lahat yan eh. Yung pagkain ho na yan. Marami yan sa tabi-tabi. Isa yan sa pinaka dinadagsa ng mga tao. Alam nyo, nagulat ako kasi
Pagkaupo po ni President Bongbong Marcos, umuwi ako ng probinsya. Then lately lang bumalik ako mga almost 1 or 2 years, no? Kakabalik ko lang sa NCR. But nung pumunta ako diyan sa part diyan sa Manila Bay, marami diyan nagbibinta ng mga paris, no? And kumain ako. That's a very very unexpected na 70 na. Panong didigong, ano lang yan eh? With rice 50. Panong didigong yan. Totoo yan. Eh nagulat. Alam nyo, guys, to be honest, nadibago talaga ako. Pagbalik ko dito sa Maynila, nanibago talaga ako. Kasi nga, gaya na sinabi ko, pagkaupo ni President Bongbong Marcos, na umuwi ako ng probinsya. Kasi nagkaroon ng accident sa isa sa mga kapatid ko, kaya doon ako natili ng sa loob po ng isang taon at saka kalahati. Kaya, nung ngayon, pagbalik ko sa Maynila, nagulat talaga ako. Na halos that's a very, very unexpected na ang hirap po kontrolin. I mean, ang hirap i-budget ng 100, 200, yung 1,000 mo ngayon kapag ka yan po ay nasuklian, ay ang hirap na niya talaga. Maya-maya wala na po yan. Ganun ho siya kahit, ganun po kabilis ano ngayon dahil nga po sa pagmahalan po ng mga biligit. So ganyan, dismayado mga tao, hindi natutuwa sa ginagawa or sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Pangalawa, yan, ito pa, mga kaibigan, sa kabila po ng mga problema sa pagtaasan ng mga bigas, no, nagbabadya pa na magkaroon ng gigian between China at Pilipinas. Another yan, magiging isa ng malaking problema na naman natin yan. No? Kasi kung ngayon, nagmamahalan na, pagka sakasakali po mga kaibigan, nangyari po yun, naku, durog tayo. Lalo hong magmamahalan ang mga presyo ng bilihin. At lalo hong mahihirapan ang sambayan ng Pilipino. Kaya at this time, until now, talagang pabor pa rin at talagang salamat pa din kasi sa lahat po na naging Pangulo ng Pilipinas, former President Rodrigo pa rin talaga ang pinaka-the best. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Don't forget to like, share, and subscribe. Mga kaibigan, suportahan natin kasi unang-una, kami naman, maraming nag-aabang so about Paul Boren video. Pero ayon kay Maharlika, before matapos itong June, kanya daw manong ilalabas. Yan po ang ating aabangan.